gamit sa M4 Browning machine gun. Ang armas ay unang naibenta sa Swedish Army noong 1989. Noong 1990, binili ng Armadong Forsa ng Estados Unidos ang M82A1 sa panahon ng mga operasyon ng Desert Shield at Desert Storm sa Kuwait at Iraq. Humigit kumulang 125 rifle ang unang binili ng United States Marine Corps at mga order mula sa Army at agad na sumunod ang Air Force. Ang M82A1 ay kilala ng militar ng US bilang SASR, Special Application Scope Rifle. At ito ay ginagamit at ginagamit pa rin bilang isang anti-material na rifle at pampasabog na kagamitan sa pagtatapon ng ordinance. Noong 2006, natapos ni Barret ang pagdevelop ng XM500 na may configuration ng bullpup na katulad ng M82A2. Ang Barret M82 rifles ay hindi binili ng iba't ibang forsa ng militar at polisya mula sa hindi bababa sa 30 bansa tulad ng Belgium, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Indonesia, Italy, Jamaica, Mexico, Netherlands at iba pa. Ang Barret M82A1 rifle ay ginamit noong 2002 bilang isang plataforma para sa eksperimentong OSW, Objective Sniper Weapon na prototype. Ang sandata na ito ay nilagyan ng mas maikling bareles at nagpaputok ng 25mm high explosive shell na binuo para sa 25x59mm Objective Cluster Weapon na automatikong grenade launcher. Ang pang-eksperimentong OSW ay nagpakita ng mas mataas na bisa laban sa iba't ibang mga target. Ngunit, ang pag-urong ay lampas sa mga limitasyon ng tao. Ang sandatan na ito na kilala rin bilang Barret Payload Rifle ay tinaga na ngayong XM109. Ang Provisional IRA ay nagpuslit ng ilang M82 sa Ireland mula sa United States noong 1980s na tila ginawa at ibinenta ng isang gunsmith at dating empleyado ng Barret Firearms sa Texas. Ang isa sa mga M82 ay pinadala mula sa Chicago hanggang Dublin sa mga piraso, kung saan ito ay muling pinagsama. Nilagyan ng IRA ang dalawang sniper team na may light 50s, na kalaunan ay pinilakas ng dalawang M90 na binili sa Estados Unidos mula sa isang nagbebenta ng armas noong 1995. Ang mga IRA sniper ay pumatay ng 5 sundalo at isang constable na may 50 rifle mula 1992 hanggang 1997. Karaniwang nagpaputok ang mga sniper sa kanilang mga target mula sa layong wala pang 300 meters sa kabila ng 1,800 meters na epektibong hanay ng mga armas. Noong 2021, pinangalanan si Barret at ang siyam na iba pang tagagawa ng baril sa US sa isang demanda na iniharap ng gobyerno ng Mexico sa US District Court para sa distrito ng Massachusetts na humihingi ng $10 billion na danyos. Inangkin ng gobyerno ng Mexico na ang Barret M82 ay isa sa mga piniling sandata para sa mga cartel ng droga. Ayon kay Roman Lecor Glenmason, isang eksperto na kinapanayam ng Reuters, ang M82 ay nakagambala sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga kriminal at mga pwersa ng pulisya na kulang sa gamit. Ang XM107 ay orihinal na inilaan upang maging isang bolt-action sniper rifle. At ang rifle na Barret M95 ay orihinal na pinili ng US Army sa isang competition sa pagitan ng mga naturang armas. Gayunpaman, sa ilalim ng mga pagsubok, ang desisyon ay ginawa na ang US Army ay hindi sa katunayan ay nangangailangan ng ganoong armas. Pagkatapos ay nagpasya ang Army sa Barret M82, isang semi-automatic rifle. Noong tag-araw, 2002, ang M82 sa wakas ay lumabas mula sa yugto ng pagsubok ng Army at naaprubahan para sa buong paglabas ng material. Na ibig sabihin, official itong pinagtibay bilang Long Range Sniper Rifle Caliber, 550 M107. Gumagamit ang M107 ng Leopold 4.5 14x50 mark 4 scope.
Ang Barret M107 ay isang .50 caliber, shoulder-fired, semi-automatic sniper rifle. Tulad ng mga nauna nito, ang rifle ay sinasabing may mapamahalaan na pag-urong para sa isang sandata na kasing laki ito dahil sa pagpupulang ng bareles na mismong sumisipsip ng pwersa na gumagalaw papasok patungo sa receiver laban sa malalaking bukal sa bawat putok. Bukod pa rito, ang bigat ng sandata at malaking muzzle bracket tumulong din sa pagbabawas ng recoil. Iba't ibang pagbabago ang ginawa sa original na M82A1 upang likhain ang M107 na may mga bagong feature tulad ng pinahabang accessory wheel, rear grip at monopod socket. Si Barret ay hiniling kamakailan na bumuo ng isang magaan na version ng M107 sa ilalim ng anti-materiel sniper rifle, congressional program at nakagawa na ang isang pamaraan upang bumuo ng mahalagang bahagi ng bahagi tulad ng frame ng receiver at muzzle brake mula sa mas magaan na mga materyales. Ang Barret M107 tulad ng mga nakarang miyembro ng linya ng M82 ay tinutukoy din bilang Barret Light 50. Ang pagtatalaga ay sa maraming pagkakataon ay pinalitan ang mga nauna na ang M107 ay binuto bilang isang sa nangungunang 10 invention ng militar noong 2005 ng U.S. Army. Plano ng U.S. Army at Marine Corps na maglagay ng isa pang Barret rifle, ang MK-22 MRAD, sa 2021 upang palitan ang M107. Ang MK-22 ay isang bolt-action na multi-caliber rifle na sapat na malakas upang palitan ang M107 kapag nakasyamber sa 338 Norma Magno. Ang M82 ay isang short recoil na semi-automaticong baril. Kapag ang baril ay pinaputok, ang baril niya sa simula ay umuurong sa maikling distansya, mga isang pulgada o 25 mm, habang ligtas sa nakakandado na umiikot na bolt. Pagkatapos ng maikling paglalakbay, ang ibabang bahagi ng accelerator arm na hawak ng receiver sa itaas ng bahagi ay nakabitin na sa bolt carrier at ang gitnang bahagi ay hinahampas ito pabalik sa bariles ng isang paras na inilagay sa bolt carrier na naglilipat ng bahagi nang i-recoil ang enerhiya ng bareles sa bolt upang makamit ang maasahang pagbebisikleta at i-unlock ito mula sa bareles. Ang bolt ay na-unlock sa pamamagitan ng pagpihit sa curved cam truck sa bolt carrier. Pagkatapos, ang bareles ay itinigil sa pamamagitan ng pinagsamang epekto ng accelerator, buffer spring, at ang muzzle brake at ang bolt ay nagpapatuloy pabalik upang i-extract at i-eject ang isang ginastos na case. Sa muling paghampas nito, tatanggalin ng bolt ang sariwang kortotso mula sa box magazine at ipinasok ito sa silid at sa wakas ay ikinandado ang sarili sa bareles. Ang striker ay nakakak din sa return stroke ng bolt. Ang baril ay pinakain mula sa isang malaki na babakas na box magazine na may hawak hanggang 10 round. Nagamat isang bihirang 12 round na magazine ang ginawa para magamit sa Operation Desert Storm noong 1991.